marami ang galit kay Robredo. Tanggapin nyo na. Ayaw nyo kasing tanggapin. Yan ang problema ko sa inyo. Ipinagpipilitan nyo pa rin. Ipinagpipilitan nyo pa rin na si Robredo ay gusto ng tao. Ah, papakita ko sa inyo. May papakita ako sa inyo. Oh, baka sabihin ninyo nagpe-fake news tayo. May papakita ako sa inyo. Wait lang po. Ito, ito, ito. Oh, ito. Ayan, oh. Ayan. Ito, ha. Hindi ho ito fake news. Ito ay lumabas sa Pahayag First Quarter Survey of Publicos conducted from March 30 to April 6. Robredo, Vice President Robredo, disapproval rating 42.2. Ang approval niya 32.3. In other words, ang approval 32.3 minus ang kanyang disapproval na 42.2. Oh, disapproval. So ang kanyang net approval ay 9.9. Ganyan, no, walang tiwala at galit ang taong bayan kay Robredo. Oo. Maraming na kay Marcos dahil galit kay Robredo. At kung meron silang choice na maaring matalo si Marcos, hindi sila magro-Robredo. Ay, hindi sila magma-Marcos. Pasensya na, namimix ako. Lilipat po sila doon sa second. At ngayon kasi, since kayo ang second na kiniklaim ninyo, dito na lang sila kay Marcos. Naintindihan nyo? So ang nangyayari ngayon, eto ha, nangyayari, choices ng mga tao, it's between Marcos and Robredo. Yan ang akala ng tao. So, ako, dahil kami, disapprove kami, nabibwisit kami kay Robredo, ayaw namin na mga bumalik ang dilawan sa gobyerno, babalik na naman yung mga tao, katulad nila De Lima, babalik na naman yung mga tao, katulad nila Bautista, yung mga gayang-gayan, o yung mga iba pa mga dilawan na kung ano nung pinagagawa sa gobyerno natin noon, babalik na naman. Kaya yan, dito na lang sila kay Marcos. Pero once, ha? Once, mag-withdraw si Robredo, definitely mapupunta kay Isko. Dahil ayaw nga, alam, sige, tanungin ko kayo mga Robredo. O, kayo na lang mga panatikong Robredo. O, sige, mga pinky, mga dilawan, tanungin ko kayo. Pag ho ba nag-withdraw si Robredo, pupunta ho ba kayo kay Marcos? Di ba? Siyempre, pupunta kayo dun siya. Hindi kayo, alam mo, hindi kayo pupunta kay Lacson din. Bakit? Masyadong malayo. Talagang hindi aabot si Lacson. O di, malamang pupunta rin kayo kay Isko para lang matalo si Marcos. Ewan ko kung malulunok ninyo si Marcos. Di ba? Hindi. O. At the same time, yung mga na kay Marcos, na hindi malunok si Robredo, at nakikita nilang may chance si Isko, ililipat sila kay Isko. So, my friend, from Claret School, do you now understand where is Isko coming from? If not, I don't think so. Eh, ganun lang kasimple yun. Kasi sigurado ako, wala akong Isconians dito na pag nag-withdraw si Isko, pupunta kay Robredo. Sus! We abhor Robredo and kanyang mga kasamahan. Anto, balik na naman tayo doon sa mga panapanahon ng mga Aquino. Di na. Kahit anong pagpapanggap ninyo na kayo ay hindi dilaw, dilaw kayo. Kayo naman. Kaya nga meron akong panawagan eh. May panawagan ako kay Robredo. Kung meron ka talagang pagmamahal sa bayan mo, at hindi lang yung pagiging ambisyosa mo na maging pangulo ng Pilipinas, mag-withdraw ka na.
Pag nag-withdraw kami, pag-asa pang matalo si Marcos. Pero kung hindi ka mag-withdraw, sabi ko sa'yo, pupulutin ka lang sa kangkungan. Wala, alam mo, ito ha, sabi nga nila, eh, di ba ang dami-daming nagpupunta sa rally? Eh yan nga yung isa sa mga binasag trip nila eh. Yung sinasabi ninyong rally na 220, eh dininay ng pulis. Mga sinungaling kayo, sinabi ninyo pa galing sa pulis, hindi naman pala, dininay ng pulis. Hindi nyo na naman napanood. Yan ang hirap kasi sa inyo, pinanonood nyo lang mga dilawang mainstream media eh. Panoorin nyo yung UNTV. Eh, huwag yung SMNI ha. Kasi yung SMNI, alam naman natin na pulahan yon talagang. Yung, Josie Segovia, salamat mo. Ako, in fairness, ayoko naman, ayoko nga doon sa ibang channel dahil alam kong bias sila sa mga pinkihan, sa mga pinklawan eh. At the same time, huwag din doon sa SMNI na bias naman sobra kay Marcos. Oh, doon kayo sa mga, alam natin nasa gitna, tulad na DCRJ, ayun, palakpakan. UNTV, di ba? O yun. Huwag kayo pupunta doon sa mga alam yung puro mga bias. Ulitin natin, Madam Robredo, hindi ho ito likhang isip o fake news. Ha? Ito po ay pahayag first quarter survey of publicos. Ha? Negative 9.9. Kakahiya ka? Ikaw lang ang negative. Isipin mo ha, yung House plus 2.3 nga eh. Yung Chief Justice na si Gesmundo plus 8.2 ang kanilang net approval. Oh, Senate President 15.8. Mas mataas pa sa'yo yung Senate President. Hindi ka ba nahihiya niyan? Diba? Net approval mo, negative 0.9. Kakaya. Kung ako sa'yo, aside sa pag-withdraw mo, ginagawa nyo pang joke-joke yan. Withdraw. Aside pag-withdraw nyo, ito lang masasabi ko sa'yo. Mag-resign ka na rin bilang vice president. Kasi, kung meron ka ba namang, ito sa totoo lang ha, kung meron ka ba namang delikadesa, negative 9.9 ka, matapos na termino mo, negative ka pa rin. Eh, buti pa pala ako nun eh. At least ako nun, 70, 71, ganun. 72. Sa UP naman, 4, ganun. Nahiya pa yung teacher, nabigyan ako ng 5 eh. Yung teacher, kakaya naman dito sa taon na ito. Baka naman masira natin ang future nito. Gawin na nga natin, instead na 5. 5 po kasi yung pinaka-boboy, ganun. Kami yung 4 na lang. Ay, kung nag-aaral ka pala sa UP, hindi lang sa U5, siguro mga 10 ka. Kakaya. Nakakahiya ka, Madam Robredo? Nakakahiya ka po. Vice President ka niyan, ha? Negative 9.9. Anong tawag sa'yo? Don't tell me, gawa-gawa ko na naman ito. Ayan o, publicus siya din. Pahayag first quarter. Kaya nga, alam mo, ito ha. Nagpapaniwala kayo na momentum na kay Robredo. Tapos may ito ha, may hirit pa ang mainstream media na Quezon nag-backfire daw kay Isko. Backfire? Are you even effing serious? Anong backfire na pinagsasabi ninyo? At napunta daw kay, ang awa ay napunta daw kay Robredo? Oo, totoong nagpapaawa ang kampo ni Robredo. Oo, feeling victim na naman siya. Kasi babae, wala pinagkaya. Alam nyo, tigil nyo na yung kalokohan nyo na babae. Excuse me, wala sa babae ang usapan, wala sa gender. Ang usapan dito, karakter. Yung pagiging sinungaling ninyo, yung sinungaling ng pagiging kampo ninyo, oy! Diba, yan naman noong totoo.
Okay, tanong natin. Ah, baka sabihin nyo ako lang nagsasabi. Tanong natin si Bentanga. Bentanga! Ano masasabi nyo na si Robredo na binabanatan ngayon at hindi na yung The Junior nyo? Ay nako, papasalamat nga kami kay Yorme. At least nawala na usapan doon sa 23 million. At least ngayon, ang tinatarget na si Robredo. Eto naman si Robredo, feeling naman. Feeling kawawa na naman ikaw. Ikaw na naman ang kawawa. Ikaw mga ingay, lagi nyo tinatarget nun eh. Hanggang ngayon eh, kami pa rin na may kasalanan. Isipin nyo to, ito, makinig kayo. Mga tanso, makinig kayo, ha? Isipin nyo to, ha? Yung tatlo ang nag-press con. O, si Isko, si Lacson, at saka si Gonzales ang nag-press con. Isipin nyo yan, ha? Alam mo, sabi nito mga dilawang pingklawa na ito, sabi nila, ang merong kagagawan daw dyan sa presko na yan ay si Marcos. Eh, may mga gago para talaga kayo, no? Si Marcos yan naman na may kasalanan sa presko. Kasalanan ba ni Marcos yung sinungaling kayo? Oo, may kasalanan si Marcos sa ibang bagay. Meron, pero dito sa press con, kagagawan lang nila isko yan. Ba't nyo kami tinatamay dyan, oy? Nanunood ako ng Netflix at saka ng Ant-Man, ha? Pasasabihin ninyo, kami na naman may kasalanan. Kayo na naman ang kawawa. Ay, mga si Raul pala talaga kayo mga piglawan. Ay, nako. Kaya, eto lang payo ko sa'yo, ha, Robredo. Hindi ka ba nahihiya nga, negative 9.9 ka? Negative 9.9 ka, tapos sasabihin mo na sa'yo, momentum. Baliw! Sama-sama kayo niyang mga performer mong parang may tililing. Impresidente, Robredo, Isogigerdente, Itagarono, Arorimarero! Okay, mga si Raulo. Di nyo kayain si, ano, si Andre. Pilipinas! Si Raulo talaga kayo. Ah, sige na! Ikaw na nga, Barat Bay! Grabe talaga ito si... Ibang level talaga ito si ano, no? Si Bentang, ha? Umaamin din sa katangahan nila, no? Pero tama siya. Anong momentum pinagsasabi ninyo? Walang momentum. Lupit nyo, ha? Ayun pa, may momentum niya. Negative 9.9, eh. Momentum. Walang ya! Ano lagi momentum ang negative 9.9? Ayaya naman kayo, kapal mo ang mukha ninyo. Dapat talaga kayong sabihan na ano, ha? Withdraw Lenny. Balikan na doon kay ano? What? Balikan na doon kay Ay, wala akong sinasabi, ha? Ito, pag-usapan natin yung ano na yan, ha? Ito.